Ngayon kukunin natin yung timbang ni Pinewood Patrol. Tignan natin ngayon kung ano yung bigat niya. Hey, what's up mga alien? Good day! Welcome back sa Alien Channel. Ngayong araw, meron na naman tayong panibagong bike kick dito sa bagong labas na MTB sa market. So ito is si Pinewood Patrol. Napakasipag ito, patrol to eh. Tignan natin ngayon mga alien kung ano yung specs niya, yung timbang niya. Siyempre, kukunin din natin yan mga alien. Titignan natin kung ano yung meron siya and mamaya alaman natin kung sulit ba siya. So bago tayo magsimula, syempre, like, comment, subscribe para update ka lagi sa mga pinupunta ang mga bike check natin, mga alien. So let's go! Wow! Okay mga alien, ito na yung bike check natin dito kay Pinewood Patrol. So ito yung pinaka-latest pa sa latest na bago sa market ngayong June. So tignan natin ngayon kung ano yung meron siya. Tignan natin kung sulit siya, mga alien. Start tayo sa kanyang frame. Yung frame nito, isa yung pinili ko yung sa glossy para makita niya yung mga decals niya. Pero mamaya papakita ko sa inyo yung kulay, ano nito, yung kulay matte. Meron tong matte black. So, papakita ko sa inyo mamaya available sizes. Meron tong 29 at 27.5. And ito yung pinili ko para makita niyang maigi. Kasi pag black, hindi niyo pala makikita yung decals. Ito, glossy, nasa gilid. Tulad ng iba, meron din dito mga ano. Meron siya dito ang texture na hindi ko maintindihan, parang design lang. Dito naman, patrol. Ito yung kanyang mismo model. Pinewood style and design. Ayan, may warning dito. Nabawalan tanga, lagi mag-helmet. Yan yun eh. Hindi nyo lang binabasa. Down tube. Nandito yung Pinewood. May texture din siya dito. And yung lagayan na ulap, meron yun dito. Wala siya sa kabila. Yung size ng frame, 29er siya. Pero meron tong 27.5. Ang size is a size 17. Ayan, siguro mga 5-6 pataas mga ele pwede dito. Papunta na to ng large kasi ang large nasa 19. No? Ayan, pang matangkad to mga ele, pero meron tong 27. Kung medyo maliit kayo, pwede na yung 27.5. And meron siyang reinforced gusset. Mamaya explain ko na mabilisan yan. Ilang beses ko na explain yan mga ele. Yung ICR niya nasa kanyang down tube. Nandito. Nasa right yung RFD. Nasa external cable routing naman sa taas yung kanyang disc brake caliper sa likod. Yung welding niya, meron siyang memories of yesterday. Kaya, kitang-kita niya naman. Hindi siya makinis. Usual lang sa mga ganitong bisikleta, no? Bihira lang makinis ngayon eh. Yung shota mo nga, girlfriend mo, hindi naman makinis. Dito naman sa head tube niya. Ayan, tapered na rin mga alien yung head tube niya. Kitang-kita niya, sexy. Malamang 44-54 to. Ito yung logo ng Pinewood. Para siyang shield na ewan. Dito naman sa kanyang FD, wala siyang FD mga alien. Kitang-kita nyo dahil naka-single lang to, naka-1x to. Yung ginamit sa kanya na 1x is alloy na rin to mga alien. And malamang sa malamang Pinewood na rin to. BCD is a 104-3040. Ayan. Halotech na rin to. And yeah, may lago sa pabunta sa mundo nila Eugene. Open na siya ngayon. Halotech na rin pala to mga alien. And yung ginamit is alloy na rin to. Alloy din to mga alien. Yung chain naman na ginamit sa kanya, tignan natin. Parang hindi ko masyado mabasa yung brand. Hindi siya KMC, Tech PWR ba yan? Ayan. Tignan natin sa likod, yung RFD niya dumating sa ilalim. Ito yung RFD niya, mayroon ditong alloy, patrol, mayroon din dito siyang mga design. Dito naman, specific alloy manipulation. Ayan, may kunyong manipulation daw na nangyayari. May article siya mga alien na hindi mo natin masyadong ginagamit. Ayan, kung ako sa inyo, tanggalin nyo lang to dahil nakakasira ito ng frame. Pag lumemplang kayo, may possibility na matira ito. Ito kanyang dropout dito, may UP yan. So, kung prone na kayo sa pagbibisikleta, malamang sa malamang tatanggalin nyo ito pag baguhan kayo. Itanggalin nyo lang din kasi nga, ang pang-protector lang nito is yung RFD nyo pag lumemplang kayo. Pero pag ano naman, kung pang matagalan, tanggalin nyo lang kasi delikado rin yung frame nito. Mas mahal tong frame kaysa sa RFD. So yun, kaya dapat mas alagaan nyo mga alien. Dito naman yung RFD na ginamit sa kanya. Yung RFD na ginamit sa kanya is a Shimano Diori mga alien. Shimano Diori kaso wala siyang yung clutch, no? Yung M50-100 yata yung may clutch sa Diori. Ito yata isa iba. Ibang Diori ginamit dito. Yung pulley niya maliit lang. Standard size yung pulley niya. Ito naman napapaltan to yung kanyang RFD hanger dito. Sobrang kapal niya, no? Pag yung panaputol, ewan ko na lang. Sing kapal yan ang mukha mo. Yung ginamit naman sa kanya na cassette bracket is a sunshine. Ayan, ang ginamit. Tignan natin kung ilan to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, naka-10 speed siya. Sunshine yung ginamit. Ang pinakamaliit. Tapos 11. Yung pinakamalaki naman, tignan natin. Pagkakatingin ko dito, 42T to eh. 42T. Ayan nga. 42T mga alien. Ito yung 36. Ito yung 32.
Ito 24, ito yung 26, yata 28 yata ito kabila. Ayan, 11.42 team mga alien. Kalas bakit na rin yan? Yung apps niya, alay na rin, ang ginamit niya sa gully. Gully pero malamang sa malamang, threaded type pa ito. Mayroon itong bulitas, may mga ano ito sa loob. Ayan, dito naman, alloy din yung kanyang rims. 36 holes to and may reflector siya dito. Eh maganda lang itong reflector kasi nga pag diliwanagan to, pag isalawang ka sa gabi, is kitang kita ka sa dilim. Yung gulong naman na ginamit, isa 29x2.10. Ito naman yung compass. Ito yung madalas ginagamit ngayon. Compass, ang gulong na di ka liligaw. Ito yun. Yan yung 2.10. Kaya pa siguro max stars is 2.20. Yan yung clearance na dyan. Meron siya ditong lagay ng ATS. Anti-tasing system, open there. Wala siya ditong lagay ng kabit sa likod. O yung carrier. Sa likod naman, syempre 160mm rotor is standard. Yan yung dapat na dito. It's a quick release. Nandito naman yung kanyang mount ng hydraulic. Seat post niya. Tingnan natin. Ah, nalaglag. Mataba ito, 30 po. Ay, 31.6. 350mm yung seat post niya. So, medyo mataba yan. So, ulitin ko. Ito is a reinforced gusset. Ito yung nagpapatibay ng seat tube. Kasi pag ganyan nyo yan, ang liit lang yun. Ayan. Nilagyan nila yan kasi nga maliit ang seat post. Bili nila lang mas mahabang seat post, mga alien. Kasi ganyan lang yan. Pag ganyan nyo yan, masyadong maliit yan. Pero yan yung pinaka-safe. Ganyan. Yan yung pinaka-safe. Pag ganyan nyo yan, may tendency masira itong ano mo. Kasi pag napayang sa ito, mapuputol ito. Mahati yan. Ayan, reinforced gusset. Ang tawag dito, mga alien, yan yung papatibay na kanyang seat tube. Pag ganito nakahaba yung seat tube nyo para sa kanyang seat post. Ayan. Dito naman, alloy na rin ito, mga alien. 31.6, 350mm. Pinewood na rin. Ito, dalawa yung kanyang tornillo dito para adjustan. And the alloy. Avakal itong part na ito. Yung ano nyo, pedals, standard pedals. Ball bearing pa to, pero hard plastic yung ginamit sa kanya na may konting alloy yata to. Yung upuan, pinewood na rin, malambot. Ayan, pinewood na rin siya, malambot-lambot na rin. Dito naman tayo sa kanyang ano, okay alloy. Oy, maganda yung ano niya, alloy na pala to eh. Oh. Alloy na yung kanyang port mga alien. Ang size nito isa 32, ang ginamit sa kanya isa UD. UD 32, Uding. Ayan, Uding 32. Ang travel nito malamang sa malamang 100. And may mga warning dito. Ito, babasahin ko na sa inyo. Do not use for 4 times sa dirt jumper. Downhill. Bawal ang downhill. Ayan, tsaka yung remodel. So, nakalagay na bawal pang DH to. And pang jump, wag nyo i-jump, no? Baka masira yung baka masiraan kayo. O masira kayo. Kayo mismo masisira. Ano na yan, mga alien? Eh may lockout siya. Yan yung manual lockout na dito. And air park na pala to. And dito mga hihipan pag naubusan ng hangin, pag lumambot. Yung una naman, 160mm rotor, syempre, and quick release sa kanyang dropout ng kanyang port. Yan yung 2.10. So okay na rin to, mga alien. Aloy na rin. Ito naman, naka-short stem lang siya, mga alien, pero aloy na siya. Yung headset na ginamit sa kanya isa Guinea. Pero malamang silbero na rin to. Ito naman, alloy na rin. Ayan. Alloy na rin mga alien. Straight, yung kanyang ginamit 720mm to. Yung ginamit sa kanya dito. Yung shifter naman niya, wala siyang shifter sa kabila dahil naka one way lang to. Yung shifter niya isa Shimano Diore. Ayan, meron siya dito nga indicator kaso nga wala siyang bilang. Parang ikaw wala kang bilang sa tropa nyo sa ML. Dito naman, Shimano Diore 10 speed yung ginamit sa kanya. And yung hydraulic nya is a Tektro. Yung Tektro mga ilang ginagamit ito sa mga ano, sa mga Merida, sa mga Giant na MTB. So alam nyo na si Tektro, pag ginamit ito ng mga gandang brand, isa subok na nila yan. Yan si Tektro. And dito naman, okay, malambot na rin and mayroon siyang lock dito. Para hindi kayo kung saan-saan umahawak. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumalaw. Ayan, meron to mga alien. So, yan yon. Dalawa yung ano dito, clip niya. So, ayan mga alien, ngayon kukunin natin yung timbang ni Pinewood Patrol. Tignan natin ngayon kung ano yung timbang niya mga alien. So, let's go! In 3, 2, 1,
Yun! Kitang-kita nyo, nakaangat, walang mga alien. Ayan ha. Kitang-kita nyo. Ayan na maglap. Yun! Ito na. 13.74 mga alien. So comment down below kung para sa inyo is contento na ba kayo sa 13.74 kilo. Para dito kaya Pinewood Patrol ang napakasipag na bike. Patrol. Alright mga alien, so yan yung timbang ni Pinewood Patrol. Around the 13 kilo mga alien. So para sa akin okay na yung timbang na yun. Wala siyang bakal na part. Pero nagtataka ko bakit pumatong ng 13 pa rin. Hindi ko alam, baka siguro dahil 29 na to. Baka ganun. And wala ka nang i-upgrade dito eh. Naka-airport na rin to. TF2 yung safety to. 1x10 speed. Naka-Diore. Diore na yung shifter. Tektro. And the 29M. Meron tong 7.5. Mamapakita ko sa inyo yung available na kulay. Meron tong black. Matte na black mga alien. So magkano nga ba to mga alien dito kay Budget Bell Cavite? Ang presyo nito mga alien is... Ayan. 23,500 mga alien. Ayan. 23,500, pwede mong i-home credit yan. Gcash, cash payment. At nag-ship din sila. Yata. So yung number nila nasa video description, sa screen nyo ngayon. Punta ka nila sila kung meron kayong tanong dito. 23,500, so para sa inyo ba, okay na rin ba yung presyo nyo dun sa specs nya? Comment down below mga alien. Ito mga alien yung available na kulay ni Pinewood saka yung size. Ito yung 29.5 nila, mas maliit dito. Ito yung 29 nila. Ito naman yung matte black nila. Ayan. 27.5 din to mga alien. So, dalawang 27.5 na matte black. Yung ano niya is a kulay silver. Ito meron din dito. Parang blue. Parang blue. Ayan, iba pala to. Ito pala. Ito pala. Ayan. Ito yung isa. Black siya na may kulay pula dito. Pinewood Patrol din to mga alien. Ayan. Ito naman may pagka-glossy. Ito yung glossy niya. So, ito yung matte niya. 27.5. So yan yung mga available na kulay dito ngayon kay Pinewood Patrol. Alright mga alien, yan yung budget natin dito kay Pinewood Patrol. So wala ka nang i-upgrade dito. Dahil lahat sa kanya is alloy na, naka-airport na rin to. And mataba-taba na rin yung kanya-stansyon dito, TFT yan. Pero sabi nga dito, bawal ang jump, bawal ang downhill. Literal na downhill ang mangyayari sa'yo kapag nag-downhill ka dito gamit tong ano na to. So yun yung warning nila mga alien. Pero siguro pwede to sa mga light na trail. Huwag lang kayo mag-jump ng konti, no? Bawal ang talon. O pumunta kayo sa downhill. So, comment na mo lang mga ilang bahay sa inyo. Okay na ba yung 13 kilo niya? At almost 14 na rin, no? Siguro, nagpabilis sa kanya yung gulong talaga. Hindi ko alam kung anong nangyari. Kasi yung mga 1x12, inyo na natin sila around 12 kilos lang. So, tina natin. Bakit nga ba gano'n? Hindi natin alam. Yun, may bakal. Ito is mayroon itong mga aloy-aloy. At sa kanya is aloy na rin. So, yun. Like, comment, subscribe. Kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe mo na yan. Para update ka lang sa mga pinupunta ka mga bash at mga post ko mga alien. So be it, I love you. Oh, Zyninga. Woo!